Good morning from Luzon, Visayas o Mindanao. So ngayong umaga mga ka-farmers, update po tayo no sa 34 days na Galaxy F1 patak this week. So ngayong umaga mga ka-farmers, sa lahat na hindi pa nakakilala sa akin, ako dahil si Jisrel Palacio Carion, isang ka-farmer hero na nakabase po dito sa Zamboanga del Sur. So ngayong umaga mga ka-farmers, nandito po tayo no sa farm ni Sir Racer Chavez. Isa po siyang farmer na ating natutulungan, natuturuan tungkol sa pagtatanim ng gulay, kung ano ang mga planting distance or ano ang mga nagunang kinakailangan po sa ating mga tatananim. So ngayon mga ka-farmers, nandito po tayo no sa kanyang farm. Okay, so hingi po tayo ng kanyang testimony tungkol sa pagtatanim. Okay, good morning sir. Ano po ang masabi mo sir tungkol sa pagtatanim ng gulay? Ako, pasalamat po sa itasaan nga kuan o ni Chistrel nga Carion nga di ako nakakuan niya mga tambal, medisina sa mga edje, mga kuan, tanan sa mga bayo. Ako may akong panggamit, ano, akong panggarden. Kuan ko sa kuan nga mauro man ni akong panganabuhian. Kuan, wa ko na isan garden lagi akong panganabuhi. Nakapalit kong motor, bumikan ra sa garden, kabayo. Nakapalit kong kabayo sa garden ra. Dili ingon nga kuan may panggarden. Kay tan panganabuhi lang ya ko ni. Dili na ingon kanang kuan dako noon siya gasto, pero makabawi ra man pod og kaloy-an to sa tasaan. Okay, so narinig po natin mga ka-farmers, no? Una, nagpasalamat po siya ng ating Panginoon ngayon sa atin, no? Dahil tinuturuan po natin siya sa planting distance. So, ngayon mga ka-farmers, na banggit ko, so ang planting distance namin mga ka-farmers are hill to hill 1 meter. So, row to row, 2 and half meters. So, ito po ang aming practice dito po sa aming probinsya sa Zamboanga del Sur. So narinig natin mga ka-farmers ang testimony ng ating farmers na ating natutulungan. Sabi niya noon, nagtanim siya ng talong at saka ampalaya. So nakabili siya ng kabayo at saka nakabili po siya ng motor. Okay, so ang pinakamaganda mga ka-farmers, sabi niya, nung nagsimula siya ng tanim ng gulay, wala na siyang ibang hanap buhay kundi ang pagtatanim ng gulay. So hindi lang kabayo at saka motor ang kanyang nabili. Meron na po siya ngayong sariling sasakyan na four wheels, no? Na multi-cab. Magkano ba bili ni mo, sir? 175. Oh, so tingnan niyo mga ka-farmers, sa pagtatanim ng gulay, nakabili siya ng multi-cab 175,000. So noon mga ka-farmers, tinulungan natin siya kung ano ang mga nagunang kinakailangan. So ngayon siya na, sarili na po niya mga ka-farmers, no? Hindi lang po siya noon ako ang nagbibili sa kanyang produkto. Noon siya na po ang nagpipidling kasi mayroon na po siyang sasakyan. So ito po ang pinakamaganda mga ka-farmers. So isa po siya na natutulungan nating farmers. So kayo mga ka-farmers, huwag na kayo magpahuli. Ano pa ang hinihintay nyo? Pwede na po kayo magtanong para isa po kayo sa ating matutulungan o mashira, no, ng ideya na aking natutunan na halos umabot na po sa 32 years na po mga ka-farmers. So matagal na po ako. So kung mayroon man kayong tanong o sagot sa aking mga live video, pwede niyo ako i-chat sa aking messenger. Sasagutin ko po ang inyong mga tanong tungkol lang po sa aking natutunan na paraan at ideya. Okay, so hanggang dito na lang. So maraming salamat po sa inyong pagpanood. So bago po tayo magtapos mga ka-farmers, hihingi po ako ng isang favor sa inyo na huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click naman niyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na aking gagawin. Okay, so maraming salamat. Thank you kay partner. Okay, so ngayon mga ka-farmers, naabutan po natin siya, no, sa nagtatanong kung ano po ang mga pwede nating gamitin, no, pang trap sa fruit fly. Ito po, no, super net. So ang niyang ginagawa mga ka-farmers, pwede po nito ninyong gayahin. Okay, so ipapakita ko sa inyo. Ngayon pa lang po siya mga ka-farmers, no, naglagay ng super net. Oh, ito mga ka-farmers. Okay, panoorin niyo. So may ilang na po nung natrap na mga fruit fly, no? O, meron pang bagong, oh. So, ngayon pa lang, hindi pa abot ng 10 minutes. Okay, so, update sa 34 days na Galaxy F1.
So ang location po namin mga ka-farmers ay nandyan po kami dito sa RM Zamboanga del Sur. Okay, so ipapakita ko sa inyo mga ka-farmers. So ito po ang kubo ng ating farmers. Hindi po ito yabahay mga ka-farmers. Kubo lang po sa kanyang farm. So ito po no, ang kanyang naipundar. No? Araw-araw dito sa amin po. No? Umulan. So ito po no, ang iyang bagong multicab na nabili sa halagang 175,000. Sa pagtatanim lang po ng gulay. Okay. So, okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless.